Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa ating bansa, ang Kwaresma ay pambansang araw ng mga migrante. Inilalarawan ng krus ni Jesus ang mga paghihirap at mga sakripisyo ng mga migrante para mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ipagdasal natin at pagnilayan ang kalagayan ng milyon-milyong mga manggagawa sa ibayong dagat, sampu ng kanilang mga pamilya. Ipanalangin nating huwag silang makalimot, ipaubayat, isuko ang kanilang mga sarili sa Diyos at maging tagapagpahayag din sila ng mabuting balita. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay sasaysayin niyo ito sa harap ng Panginoon. Isang kagalagalang arameo ang aming mga ninuno. Maliit ang kanyang sambayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makapamayan. Ngunit dumating ang panahon ng Akan. Niya'y na maging malaki, makapangyarihang bansa.
hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa iyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig niyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaepehang dinaranas sa pamamagitan ng inyong makapangyarihan ng mga kakilakilabot na ginawa ng mga kababalaghan. Inalis niyo kami sa Ehipto at dinala sa lupa inyong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming pananim sa lupaing binigay mo sa amin. Pagkasabi noon, dala ninyo ilalapag sa harap ng altar sa kaluluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka at tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel. Siyang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang mapalad ay itatayukat, sila'y matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente't liyong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos sa akin, ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay susuklulohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay paparangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy nagpapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob
ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito." Wika ng Diablo, "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, ipinagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang araw. Yan. Dilat ba yung katabi mo? Dilat. Okay, sige. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Alam niyo po, nakakapagpakumpisal kami diyan sa Manila City Jail. Dito lang, no, malapit sa may isitan, sapagkat ito'y sakop ng ating bikaryato. Tulong-tulong kami mga pare, palit-palit, na magbigay ng kumpisal at magdiwang ng misa. Isang araw, matapos ang kumpisalan, mayroong isang lalaki ang humabol sa akin at humingi ng kaunting oras sapagkat siya daw ay may gustong tanungin at gustong malaman. Sabi ng lalaki, "Father, kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok? Kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok?" Ibinalik ko ang tanong sa lalaki, "Ano ba ang pagsubok na ibinigay sa iyo?" Sagot niya, "Ito pong pagkakakulong ko." Muli kong tinanong, "Ano bang nangyari? Bakit ka ba nakulong?" Ikinuwento niya na isang araw, mayroon daw nag-alok sa kanya ng pagkakakitaan. Siya daw ay magde-deliver at sa bawat biyahe o pag-deliver, kikita siya ng 200 piso. Tinanong niya kung ano ang kanyang ide-deliver. Sinabi sa kanya ng nag-alok, droga. Dahil gipit at laging kapos, madali siyang napapayag. Naging madali sa kanya ang pera sapagkat minsan sa isang araw, 10 beses siyang nagde-deliver. 10 beses siyang nagbabiyahe. Kaya naman, ang alwal ng buhay. Pero isang araw, siya ay natimbrehan ng mga pulis. Kaya siya nakulong. Tinapat ko ang lalaki at sabi ko sa kanya, "Hindi po pagsubok ang kinaharap mo, kundi isang tukso." Minsan, napagbabaliktad natin ang pagsubok at tukso. Kaya naman, dapat nating malaman na ang tukso, una sa lahat, ay galing sa Diablo. Ang tukso ay galing sa Diablo, hindi sa Diyos. Sapagkat kailanman hindi tayo tutuksuhin ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diablo ay masira at mapalayo tayo sa Diyos. Samantala, ang pagsubok ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Hindi kailanman intensyon ng pagsubok na sirain at mapalayo tayo sa Diyos. Dahil ang pagsubok ay gagawin tayong matibay at malapit sa Diyos. Magandang malinaw yun, ha? Ang pinagkaiba ng tukso at pagsubok.
Ito po yung nangyari kay Jesus sa ating ebanghelyo. Siya ay tinukso. Hindi siya humarap sa pagsubok dahil malinaw ang motibo ng diablo. Ang sirain at mahulog si Jesus sa kasalanan. Tatlong bagay ang ginamit ng diablo para tuksohin si Jesus. At magandang tignan kung itong tatlong ito tukso rin para sa atin. Una, si Jesus ay tinukso gamit ang kagutuman. Alam ng demonyo na gutom si Jesus dahil siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Hindi kumain si Jesus ng 40 araw. Kaya naman, tinukso niya si Jesus sa pamamagitan ng pagkain. Walang taong nais mamatay. Kaya naman, pagdating sa usapin ng kagutuman, lahat gagawin ng tao, maitawid lang ang sarili. Lahat gagawin, maitawid lang ang gutom. Pero maraming aspeto ng gutom, hindi lang pagkain, pwede ring kagutuman sa pera, pwedeng kagutuman sa trabaho, sa iba, kagutuman sa sexual, o kaya naman, kagutuman sa pansin, o kaya pag-ibig. Ito yung mga kasalatan ng ating buhay. Nagugutom tayo kasi tayo ay salat. Kaya nga ang iba, ang daling umibig kasi pakiramdam nila kulang ang kanilang buhay. Kaya kahit bawal na pag-ibig, pinapatulan. May iba, ang bilis mahulog sa sexual kasi pakiramdam nila ito yung kulang sa kanilang relasyon. Si Jesus, gutom, kaya tinukso sa pagkain. Pero malinaw kay Jesus ang sinasabi ng kasulatan. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Si Jesus, gutom, pero malinaw sa Kanya ang sinasabi ng Diyos. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pangalawang tukso ni Jesus ay kayamanan. Dahil kilala ng demonyo si Jesus at alam niyang siya ay ordinaryo at isang anak ng karpintero, kaya naman inakala ng diablo na ito ang kahinaan ni Jesus. Tinukso siya gamit ang kayamanan. Sadya naman na marami ang nahuhulog pagdating sa kayamanan. Dahil tingin natin, ito ang sagot sa kahirapan. Ngunit ang hindi natin nauunawaan kapag ito ay galing sa kasamaan. Kapag ang kayamanan ay galing sa kasamaan, ito ay nagiging ating kasiraan. Maraming nahuhulog sa kayamanan, lalo pa kapag gipit, lalo pa kapag kapos. Hindi po ba? Pero alam nyo, merong iba nahuhulog pa rin sa tukso ng kayamanan kahit mayaman na. Ang dami ng pera, nangungurakot pa.
May laman naman ang wallet, nangungupit pa. Grabe, no? Ang tawag doon, sukdulan. Hindi lang kasamaan, sukdulan. Kasi ang tinutukso o natutukso ay yung mga salat o wala. Pero kung ang dami mo ng pera, ang yaman-yaman mo na at natutukso ka pa rin, sukdulan ang tawag diyan. Sukdulan ng kasamaan. Tandaan, anumang kayamanan na galing sa kasamaan, ito ay iyong magiging kasiraan. At panghuli, si Jesus ay tinukso gamit ang kapangyarihan. Hindi maikakaila na marami ang naghahangad ng kapangyarihan. Kaya nga, may mga taong hindi makabitaw sa pwesto. Bakit? Kasi gusto ng kapangyarihan. Ayaw mawala ang kapangyarihan. Dahil kapag ang isang tao ay makapangyarihan, lahat nakukuha. Lahat nagagawa. Kahit tila imposible. Kaya nga, pati ang magpatihulog, ginamit ng demonyo para patunayan ang sinasabi ng kasulatan na siya'y iingatan at aalalayan ng mga anghel. Sinubok ng demonyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit malinaw kay Jesus ang sinasabi ng kasulatan. Huwag mong susubukin ang Panginoong Diyos. Tatlo ang naging tukso ng demonyo kay Jesus. Kayamanan, kagutuman, at kapangyarihan. Ngunit lahat ito malinaw kay Jesus. Malinaw dahil ginamit niya ang Diyos bilang kanyang lakas. Kaya napagtagumpayan niya ang lahat ng tuksong dumaan. Pero kung kahinaan ang paiiralin, sigurado ang tukso ay mananalo. Mga kapatid, tandaan natin, talasan natin ang ating mga isip. Ang motibo ng tukso ay sirain at ilayo tayo sa Diyos. Samantalang ang pagsubok, tayo ay patatagin at sa Diyos ilapit. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin
at aming sasambitin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na tinukso sa desyerto. Sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang naglalayon ng ikabubuti ng lahat. Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga Pilipinong migrante, huwag nawa silang tumalikod. Bagkos, itaguyod nawa nila ang kanilang kulturang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Jesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap kami sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy mo kami isanggalang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon.
ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, aming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hakbo, napupuno ang langit ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa si Lord po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiloob po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,